Yun, mga Cardinero, welcome. Ito is another experiment ko. So, yun, mga Cardinero, welcome. Ito is another experiment ko. Nagkaroon na rin ako dati ng experiment dito. Eh, gumaling naman dito sa crown roots saka root roots natin. Ito, makikita niyo, nagtutubig siya, di ba? Yan. Yung parang nagtutubig siya. Ito, may ginagawa akong experiment. Kasi sumubok na rin ako ng sinasabing ano eh. Di ba dati gumagamit tayo ng hydrogen peroxide. Pero hindi siya talaga 100% na nakakagamot sa mga ganitong pangyayari. Kaya may mga ginagawa akong experiments na natural na ginagamot ko dito gamit yung isang dagta ng isang dahon. Mga Cardinero, ito yun. Katas. Pero ito, sabi ko nga, experience. Wow, mali! Eto, ginagawa ko to siyang experiment. May mga gumaling na ako dito eh, pero hindi ko pa masasabing 100%. Nasa 50% pa lang yung trial na ginagawa ko. Eto, yung katas or dagta na isang uri ng halamang gamot. Yan, kung makikita nyo. Yeah. Hindi ko siya ikakat. Yan. Ito, makikita niya yung mga dot-dot siya. Yan, may mga dot-dot siya. Kasama din siya sa ginagawa ko experiment. Hindi natin siya ikakat. At wala dito, hindi natin siya ikakat. Pababayaan na natin siya kumatuyo gamit itong experiment ko. I-update ko kayo dito, mga Cardinero, kung okay siya. Sige, abang-abang lang. Ngayon, mga Cardinero, is April 4 na nga pinigaan natin siya ng dagta ng isang dahon. At ipapakita ko sa inyo, mga Cardinero, yung isang in-experiment ko na rin dati. Ito, sabi ko nga, nagkaroon siya ng, ito, nagtubig siya. Imbis na hydrogen peroxide, yan. Imbis na hydrogen peroxide yung ginamit ko, yung dagta din or katas ng halamang gamot ang ginamit ko, pero hindi ko pa siya sasabihin papakalanan kasi nga sabi ko sa 100% is 50% pa lang yung effectivity nito sa experiment ko. Kaya nag-experiment ako ulit ngayong April 4 kung magi-effective ulit. Meanwhile, ipapakita ko sa inyo, mga Cardinero, yung isang in-experiment ko na rin dati. Ito, sabi ko nga, nagkaroon siya ng, ito, nagtubig siya. Imbis na hydrogen peroxide, yan. Imbis na hydrogen peroxide yung ginamit ko, yung dagta din or katas ng halamang gamot ang ginamit ko. Pero hindi ko pa siya sasabihin papakalanan kasi nga, sabi ko, sa 100% is 50% pa lang yung effectivity nito sa experiment ko. Kaya nag-experiment ako ulit ngayong April 4 kung magi-effective ulit. Ito, mga Cardinero, ipapakita ko sa inyo yung mga kikis ko ngayon. Ang dami at malalaki na. Ito, yun o, yan, kikis sa... Baka matataba sila. Ito, dalawa, kikis din siya. Ito, tatlo. Yan, di ba? Apat. Ito, medyo maliit pa. Lima. Ito, kikis din. Yan, anim. Ito, malaki na. Nagkaroon siya ng crown roots. At kikis. Yan. Anim. Ito, mayroon pa isa. Ayan. Ito. Ito, nagkaroon ng crown roots. Ayan, kikis ulit. Ayan, ano pa. Kikis pa rin. Diba? Ito.
karoon din ng crown roots at ito may kikis na siya. Yan. Tapos ito. Ito, kikis pa rin yan. Ayan, yung mostly. Ayan, grabe, dami. Siya nga pala mga kahardinero. First time ko rin na-experience na if nagkaroon ng crown roots yung Phalaenopsis natin, posible pala siya ulit na yan. Mismo sa crown roots niya, doon ulit lalabas yung dahon niyang panibago. Yan o, parang mag-start siya mag-sibol ulit. Doon din. Ito din ang ginamit ko kasi dito dati yung experiment kong yung katas ng halamang gamot. Yun mga kahardinero. Hanggang dito na lang. At update lang tayo sa ating mga Phalaenopsis kasi yung panahon ngayon natin iba. Masyadong mainit at lalo na dito sa area ko. Yan. Grabe. Yan lang ang nagiging shade ng mga Phalaenopsis. Okay, hanggang dito na lang mga kardinero. Bye-bye. Abangan nyo yung experiment ko sa dagta ng halamang gamot na ginagawa ko experiment para sa mga nagkakaroon ng crown roots ng mga Phalaenopsis natin. Sa ngayon, sabi mo, masasabi ko na sa 100%, nasa 50 to 60% pa lang yung effectivity sa ginagawa kong experiment. Kaya ayaw ko pa siyang pangalanan kasi mamaya hindi maging hiyang para sa inyo. Hanggang dito na lang. Bye-bye.